sa mga Katik vloggers, mga subscribers, bagot sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, ngayon meron lang tayong isishare, ano, tungkol naman dito sa problema ng isang Sanyo TV. Meron tayong 21-inch Sanyo CRT TV. Pasensya na kayo sa background dahil ito, umuulan na naman dito sa amin. Kaya, ayan, dinig na dinig nyo siguro yung tulo ng ulan, ano. At ito, tuloy tayo dito. So, ang main complaint ng TV na to ay, ano, may nangangamoy tapos sumisirit. So, pinalitan natin siya ng anode cap. Ayan. Okay? At in-adjust natin yung kanyang screen kasi nakukulangan ako sa, ano, sa brightness. Parang kulang. Medyo madilim ng kunti. At nung sinubok na natin, meron tayong kunting concern sa kanyang picture. Meron tayong nakitang abnormality, ano? Ang una, napansin ko doon, malalaki yung grano. Lumulutang yung kanyang, ano? Yung kanyang, malalaki yung kanyang scanning lines. Kitang-kita yung kanyang scanning lines. Kitang-kita yung kanyang scanning lines dahil yung buka ng vertical niya ay napakataas. Sobra sa buka. Kaya yung hitsura ng mga makikita mo sa loob, yung mga palabas ay mahahaba. Halimbawa, yung mukha ng tao, mahaba. Okay? So, yun yung na, ano natin, napansin natin doon. So, nung tining natin ng maigi yung board, dito natin napansin na napalitan na pala ito nung vertical IC dati. Ayan. Okay? Tapos dito, pinalitan na rin ng ano, pinalitan na rin ng resistor. So ito yung nakakasa dito dati. Ayan siya. Ayan. Ito yung nakakasa. Okay? So wala siguro silang makuhang tamang value kaya tulad ng ginagawa din natin, nagpa-parallel o kaya nagsi-series para lang makuha yung eksakto talaga. Ayan. So ngayon, ikakabit natin 'to dito. Tapos titingnan natin, papanoorin natin yung picture niya kung makikita nyo ba yung sinasabi ko. Okay? So kabit lang natin 'to dito. Ayan. Okay, so nakakabit na 'yan. So itong resistor samba nakakabit 'to. So nakakabit 'to siya itong dulo na 'to papuntang ground. Tapos ito naman kabila, papuntang vertical U dito. Okay, so ayan, nakabit na natin. Ngayon, saksak natin to. Papower on natin. Ayan, tapos video natin, ano? Ayan, so naka-video na yan. Ngayon, hindi natin puputulin. Ikot lang natin yung camera para makita nyo talaga kung papaano. Ayan, no? Okay? So, tingnan nyo yung kanyang picture. Ayan. Ayan. So, ayan. Makikita nyo, no? Tingnan nyo yung itsura nung, ano, nung tao. Tapos yung kanyang scanning lines. Yung kanyang scanning lines ay kitang-kita yung kanyang grano. Play natin. So, tingnan nyo ng maigi. Ayan, no? Diba? Wala, nawala yung noo nung ano, nawala yung noo nung babae. Tapos yung scanning lines niya, no? Yung lines niya, kitang-kita. Malalaki. Okay, so ngayon naman, gagawin natin, papalitan natin siya ng ibang resistor, tapos titingnan natin uli yung kanyang picture. Okay, so tanggalin muna natin to. Ayan. So tanggalin natin to. Tapos
Ayan, tingnan nyo ng maigi. Ayan siya, okay? Ang ipapalit natin ito. Itong resistor na to. Ayan. Ito. Ayan siya, okay? Tapos, saksak natin uli. Tapos video natin. Okay. Ngayon, ikot na naman tayo. Ayan. Ayan o. Tingnan yung hitsura. O, diba? Yung kanyang scanning lines. Pumino. Tapos, tingnan yung hitsura ng babae. Ayan. Hindi na mahaba. Okay? Ayan. So, ngayon, itingnan naman natin yung value ng dalawang resistor. Kung ano yung value ng ikinabit natin at kung ano yung value na kinabit nila. Ayan. Kasi malaking tulong to para sa mga nag-uumpisa pa lang, ano? Dito natin makikita kung gaano ba ka-importante yung tamang value sa isang circuit. So, depende kung saan siya ginagamit. Okay? Ayan. So, tanggalin natin to. Ititest natin tong kinabit natin. Ayan. Okay? Ititest natin to. Tingnan natin ng maigi. Ayan siya, oh. So, 1.6 ohm. Ito. Ito yung kinabit natin ng huli. Ito yung kinabit natin na nag-improve yung kanyang, ano, yung kanyang picture quality. Tapos, itong kinabit nila, ito. Ayan. Yung value. Ayan, oh. 1.2. Okay? So, biruin nyo. 0.4 ohms lang yung diferensya, pero napakalaki na ng epekto doon sa kanyang picture. Di ba? Kaya sa mga bago, yun yung babantayan natin kung saan ba ginagamit yung resistor na yun. Ano ba yung kanyang trabaho doon sa circuit? Kung pupwede ba siyang ibang value, yung nearest value lang, or kailangan ba talaga na tama yung value? Kasi ang mangyayari dito, kapag ito, itong kinabit nila, sumobra. Masyadong mababa na yung kanyang value. Kaya, unat na unat ngayon yung vertical height niya. So, wala nang problema yung servo, ma-adjust natin yun. O kaya yung mas naunang lumang modelo pa nito na mayroon siyang mga trimpat na pihitan. So, pupwede yun, ma-adjust natin. Sa ganito na wala, na nasa service remote lang, at wala tayong service remote, so, hindi natin talagang pwedeng hindi palitan ng tamang value. Ayan, o. Oh. Okay? So, sumobra sila. Sumobra. So, yung naitama natin na value dito, yung gumana siya ng normal, ay 1.6 ohms. Tapos, dito, itong 1.2 ay sobra. So, paano naman kapag kulang? Halimbawa, na ilagay nila 2 ohms. Ang problem, ang magiging resulta din doon sa picture niya, hindi rin makakabuka. Hindi rin makakabuka. Pwedeng may mga ilang inches na itim sa baba tapos sa taas. Hindi siya naka full screen. Okay? Kaya 'yun yung babantayan natin. Itingnan natin ng maigi kung ano ba ang function ng ano na 'yan, mga piyesa na nakakasa sa board. Ayan. Okay? So ito banda 'yon, oh. Yung resistor na yan, no? Ayan. Ayan siya dito. Okay? Ayan. So, kailangan talaga marunong tayo magbasa ng tamang value o kaya hindi rin natin masisisi kasi minsan
sunog na sunog talaga yung resistor, hindi na natin mabasa, tapos walang diagram, wala tayong schematic na makikita. Kaya ang pagbabasihan na lang natin, titingnan na lang natin ang maigi yung picture quality kung normal ba. Malalaman naman natin, tsaka wala naman tayong ibang pagsuspitsahan dahil wala naman tayong ibang pinapalitan. Ano? Kung halimbawa, nagkabi tayo ng resistor tapos hindi tayo sigurado sa value at pagtingin natin doon sa yung sa kanyang picture ay abnormal, ma-analyze na natin na baka nga dito nang gagaling. Kaya yun, nakita natin na yun nga lang. Yun nga lang talaga yung problema kung bakit lumalabas yung kanyang kitang-kita yung kanyang scanning lines at dahil yung kanyang vertical height ay masyadong masyadong mahaba yung buka. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, ano? So maraming salamat, sana ay makatulong to sa mga nag-umpisa pa lang. Maraming salamat, God bless at bye-bye.